Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikaw ay laging tapat kong mamahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilan Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad. Tunay na ang ika'y di magpapagod. Mabuti ang Diyos na sa atin ang mamahal. Good day everyone! Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nanonood sa kanilang mga tahanan, sa lahat po ng aking mga suki, mga regular na mga manonood, sa lahat po ng aking mga kapwa YouTubers, kapwa vloggers, sa lahat po ng mga OFW sa mandako ng daigdig. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa akin pong ministry, Jesus, Full of Grace and Truth Ministry. Maraming maraming salamat po kapatid sa inyong mga suporta, sa lahat po ng aking mga kamag-anak, sa lahat po ng aking mga kaibigan. Thank you so much po. Shout out po sa akin pong lugar, sa Palawan po, Cagayan, Silio, Palawan. Sa lahat po ng aking mga kababayan dyan, maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok, sa aking vlog, sa aking pong kapwa Caviteño. Thank you so much po sa Imus Cavite, sa aking mga kababayan dyan, maraming maraming salamat po. Sa lahat po ng aking mga kapwa OFW sa mandako ng mundo, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat and have a blessed Saturday morning. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon po, bago po ako magsimula, mayroon pong may nagpapa-shoutout sa atin, mga kapwa rin po natin, mga YouTubers, mga kapwa natin, mga vloggers. Shoutout nga pala kay Tomsite Vlog. I-follow po natin ang kanyang YouTube channel, Tomsite Vlog. Susunod po si Ate Junaline Tapalya. Junaline Tapalya, nagpapa-shoutout po sa akin. Ate Junaline, thank you so much po. I-follow din po natin ang kanyang YouTube channel. Kay Malin Vlog, thank you so much po. Kay Ate Malin, so yung mga nag-comments po, ito po yung mga tao na nanood talaga ng buo ng aking video, kaya alam po nila na isa-shoutout ko sila. Next po kay Jacob PH TV, shoutout po sa inyo at nawa follow po natin ang kanilang mga channel. Thank you so much po sa ating po mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa ating vlog. Tomsite Vlog, Junaline Tapalya, Malin Vlog, Jacob Pates TV, thank you so much po sa inyo. Nawa ay pagpalain kahit lumago pa ang inyong channel. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Nawa ay patuloy kayong ingatan at pagpalain ng Panginoon. So bago po tayo dumako sa akin pong miminsay, ito po yung aking pinamagatang, sino ang dapat katakutan? Yan po ang aking miminsay ng ngayon. Sino nga ba ang dapat nating katakutan, mga kapatid? Sino nga ba ang dapat nating katakutan? Ang ating bang kapwa? Ang ating bang sarili? Ang ating pang mga kapitbahay? Ang ating bang kaaway? O ang Diyos? Sino nga ba ang dapat katakutan? At matatagpuan po natin ang verse na ito mula po sa Aklat ng Mateo, chapter 10, verse 28. Sa may mga Bible po, sundan po ninyo ako at sabay-sabay po tayo na magbasa at mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. Mateo chapter 10, verse 28. Huwag ninyong katakutan ang pumatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Yun po ang aking topic ngayon. At sabi ko po kanina, sino nga ba ang dapat katakutan? At sinabi po ng Biblia, Biblia po ang sumagot. Sabi po, ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Yun pong dapat nating katakutan ang Diyos. Sapagkat po ang tao, ano nga ba ang nagagawa ng tao sa ating mga buhay? Bakit po tayo takot na takot? Bakit ba tayo takot na, minsan takot tayo na mawala ng trabaho, minsan takot tayo na mawala ng pagkain, takot tayo na mawala ng mahal sa buhay, minsan takot tayo sa kaaway natin, yan po mga kinatatakutan natin, minsan takot din tayo sa kamatayan. Ngunit sabi ng Biblia, ang dapat ninyong katakutan ay ang Diyos.
sapagkat ang Diyos ay kayang pumatay ng inyong katawan at kayang magpatapon ng inyong kaluluwa sa impyerno. Minsan takot tayo sa sakit, minsan ang sakit nakakapatay din. Pero ang tunay na katakutan natin walang iba kundi ang Diyos, sapagkat ang Diyos mismo ang may kakayanan na pumatay ng inyong katawang physical at siya rin ang may kakayanan magpatapon ng inyong kaluluwa sa impyerno. Yan po ang tunay na dapat nating katakutan, walang iba po kundi ang Diyos mismo. Ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi nito. Siya po yung magsabi nito na dapat ang Diyos ang tunay na inyong katakutan. Minsan takot tayo sa amo natin, di ba? Isang tawag lang ng amo natin, halika dito, may trabaho, ganyan, mag-overtime kayo, takot na takot tayo sa amo natin. Minsan takot na takot tayo, marami tayong kinatatakutan. Pero pagdating sa Diyos, hindi tayo takot. Araw ng fellowship, araw ng mga church, araw ng mga Bible study, ayaw natin pumunta, ayaw natin dumalo, sapagkat hindi tayo takot sa Diyos. Pero sabi ni Biblia, mas katatakutan natin ng Diyos, sapagkat siya po may kakayanan pumuksa ng inyong katawang physical at siya rin ang may kakayanan magpatapo ng inyong kaluluwa sa impyerno. Yan po ang sabi ng Biblia. Dapat natin katakutan ng Diyos. At mayroon pa po akong supporting verse, may dagdag po ako dyan. Matthew chapter 10 verse 37. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin, ito po wika ng ating Panginoong Jesucristo. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen po. Yan po sabi ng Panginoong Jesucristo. Kung mas mahal natin ang ating pamilya, kung mahal natin ating anak, ang ating mga magulang, sabi ng Panginoon, o mas mahal natin ating kapatid sa physical, hindi po karapat-dapat sa ating Panginoon, sapagkat ang dapat nating mahalin una ang Panginoon. Siya dapat ang una nating ibigin bago ang lahat. Yan po ang sabi ng Biblia. Sabi ng Panginoon na umiibig sa kanyang nanay, sa kanyang tatay ng higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin, sabi ng Panginoong Jesucristo. Kung minsan mas iniibig natin ang ating mga mahal sa buhay, sapagkat wala tayong time sa Panginoon. Wala tayong time para magpunta po ng fellowshiping, mag-Bible study, mag-church. Lagi natin sinasabi, kilala natin ang Panginoon. Pero hindi naman natin siya iniibig. Paano ba natin ipakita ang pag-ibig natin sa Diyos? Sapagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin, mga kapatid. Kaya po tayo natutong umibig, sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Nag-response lang po tayo doon sa pagmamahal ng Diyos. Bilang ganti natin sa kabutihan ng Panginoon, sapagkat binigay niya sa atin ang kanyang anak na si Jesucristo ng libre. Ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos ang kaligtasan, ang salvation is only free. Free gift from God by faith. Ang salvation natin, libre ng pinagkaloob sa atin. Ngunit, ayaw po natin natanggapin. Ang iba dyan, ayaw pang maniwala. So, marami talagang mananagot pagdating ng araw, pagbaba natin, Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sabi ng Panginoon, kung mas priority ninyo ang inyong mga mahal sa buhay, dapat mas priority natin ang Panginoon. Unahin natin ang Diyos sa lahat ng oras. Sabi ng Panginoon, pag unahin ninyo ako, uunahin ko rin kayo. Pag hinuli ninyo ako, ay malamang huli ka rin, dasal ka ng dasal sa bahay mo. Pero pagdating naman sa Panginoon, wala kang pagmamahal, wala ka man lang, how to show love with God? Diba? Minsan, ang pagmamahal natin ay nasa bibig lamang, ngunit hindi naman natin pinapakita sa gawa. Sabi ng Panginoong Jesucristo, kung iniibig daw natin siya, kung tunay ng iniibig natin ang Panginoon, ipakita natin. Sa pamagitan ng ang church, doon natin mapapakita ang pagmamahal ng Diyos sa church. Sapagkat sa church niya, yun po ang kanyang, ito po ang kanyang bride, in Jesus Christ is the groom. So yan po, sa lahat po ng mga member ng church, nawa po ay magpakasipag kayo, sapagkat niligtas na tayong lahat ng ating Panginoon. Ipakita natin na siya ang ating priority. Pag iniibig natin ang higit ang ating sarili kaysa sa Diyos, naku po mga kapatid, hindi tayo karapat-dapat sa kanya, sabi ng Panginoon. At dito din po, sabi sa 38, ang hindi nagpasa ng kanyang cross at hindi sumunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen. Ayaw mo magpasa ng cross. Diba? Ayaw mo magpuyat. Ayaw mo nga magpakahirap, ayaw mo nga gusto mo, lagi ka lang nakarelax, parang physically yun lang gusto mong i-feed sa katawan mo, yung nais mo. So hindi po tayo karapat-dapat sa Panginoon, sabi ng Panginoong Jesucristo. Ang ayaw magpasa ng kanyang krus at ayaw sumunod sa akin, eh, hindi karapat-dapat sa akin, sabi ng Panginoon. Kung mahal ninyo ako, sabi ni Jesus Christ, sundin ninyo ang aking utos. Ano bang utos ng Panginoon? Yun ang sundin natin, sabi ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang tao na umiibig sa Diyos ay dapat ay ipakita niya sa pamamagitan po ng pagmamahal, hindi lamang po sa kapwa. Unang-una po, ipakita natin sa Panginoon ang pagmamahal sa pamamagitan po ng paglilingkod sa Kanya, pagsiservisyo sa Panginoon. At pangalawa po, yung ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. So paano po natin ipakita? Sabi ng Panginoon, hindi kayo karapat-dapat sa akin kung hindi kayo magpasa ng cross. Ito po yung
yung tinatawag natin na pagpupuyat, pag Bible study, pag fellowship, pagkakawanggawa, paglilingkod sa Panginoon. Ito, isa po ito sa mga pagpasa ng cross. Kapag mas sinasakripisyo mang oras mo na dapat ngayon ay nag-inom ka, dapat ngayon ay nagsugal ka, dapat ngayon ay umiinom ka, dapat ngayon nag-enjoy ka, ngunit sinakripisyo mo ang sarili mong kaligayan alang-alang sa Panginoon. Mas priority mo ang mga ganitong gawain, mas pinariority mo ang gawain ng Diyos kaysa sa gawain ng sanlibutan. Doon po natutuwa ang Panginoon sapagkat doon mo may pakita ang iyong pagmamahal sa pamagitan po na siya po ang iyong pinili sa mga oras na iyon. Ganon din po dito sa 39, sabi po ng Panginoon, ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Amen po. Yun po ang sabi ng Panginoong Kristo. Sa mga huling araw po, darating po ang matinding tribulations, darating po ang matinding pagsubok na ang mga believers, mga mananampalataya, maging ang mga hindi mananampalataya po ay makakaranas ng matinding pagsubok. Sapagkat ipapahintulot ito ng Panginoon, sapagkat gusto ng Panginoon mapatunayan na talaga na ang kanyang mga believers ay faithful. Sabi nga ng Panginoong Kristo, be faithful unto death. So maging tapat kayo hanggang sa kamatayan. Sapagkat may mga ilang mga Kristiyano na talagang datnan talaga na ang demonyo talaga ay pagpipiliin ka. Sino ba ang Diyos mo? Who is your Lord? Who is your God? Tatanungin ka. Napanood natin ang video doon sa Syria, sa Iran, sa Iraq, ang mga Kristiyano doon inuusig. Dinakip sila doon, pati sa China. Makikita natin sa video ngayon sa YouTube. So sila po dinakip at pinagpapatay sila. Tinanong sila kung sino ang Diyos nyo. Nang sinasabi nila si Jesus Christ, pinagpapatay sila. Yun ang sabi ng Panginoon, ang mawala ng buhay, alang-alang sa akin, ang siyang magkakaroon nito. Pero yung iba takot, o i-deny mo si Jesus Christ, o sige, hindi kita pupugutan ng ulo. I-deny mo si Jesus Christ na hindi mo Diyos, o hindi mo Panginoon, pupugutan ka ng ulo. Yung iba takot mamatay, Ayan ang sabi ng Panginoon, ang gustong iligtas ang kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Ang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, ang siyang magkakaroon nito. Yan po ang sabi ng Biblia. So doon po, sabi ng Panginoon, sa mga huling araw, susubukin ang lahat ng mga mananampalataya kung sila nga po ba ay faithful sa ating Panginoong Jesucristo. Nawa, sa ating po mga kapwa believers, sa ating pong kapwa mananampalataya, nawa po ay lumago ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Nawa ay lalo pa natin makilala ng lubusan ang Panginoon, mga kapatid. Nawa ay lalo pa po tayong mag-aalab o mag-aapoy o mag-init ang ating pananampalataya sa ating Panginoon sapagkat kay Jesucristo lamang po. Siya lamang po. By Christ alone, kay Jesus Christ lamang po. Wala na pong iba pa. Sapagkat ang nakakilala sa anak ay nakakilala sa ama. At ang nakakilala sa ama ay nakakilala sa anak. At kayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Amen po. Nawa, na-bless po ang bawat kapatid at sa mga oras na ito, nawa ay patuloy kayong pagpalain at nawa ay patuloy kayong gabayan. Ingatan ng ating Panginoon. At tayo po'y manalangin. Hallelujah Lord. Maraming salamat Ama sa iyong biyaya at sa iyong pagpapala Panginoon. Salamat Ama at niligtas mo kami Panginoon sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Siya ang naging handog Panginoon para sa aming mga kasalanan sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo sa kanyang kamatayan sa cross. Tinubos kami sa pamamagitan po ng kanyang banal na dugo. Ang banal na dugo ang siyang nagpatibay ng bagong tipan at ang banal na dugo ang siyang patuloy na naglilinis sa amin sa lahat ng aming mga kasalanan. Maraming salamat Panginoong Jesucristo. Ikaw ang Diyos na bumaba mula sa langit. Ikaw ang Diyos na nagbubunang yung dugo upang kaming lahat ay mapatawad at mapawalang sala. Maraming salamat Panginoon sa iyong kagandang loob, sa iyong grasya, sa iyong pagmamahal. Maraming salamat Panginoon sa walang hanggang sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Thank you so much, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, tinataas namin ang iyong pangalan. We worship you, Lord. We uplift your name, O Lord Jesus. We glorify your name. We exalt your name to the highest, O Lord Jesus. Maraming salamat, Ama. Muli, tinataas namin ang iyong pangalan at sa iyong gabay patnubay ng banal na Espiritu Santo. In Jesus' name, we pray. Amen. Palakpakan po natin sa lahat po ng mga gusto magpa-shout out. Sa lahat po ng mga kapatid natin ang gusto magpa-shoutout dyan at i-shoutout ko kayo next vlog ko. So comments lang po kayo dyan sa baba. Isulat po natin ang ating comments dyan at ipakisulat na rin po na shoutout po ninyo ako kapatid. Amen po. So, nawa ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon and God bless to all of you. Bye and see you again on my next vlog.